kulit ni Suraya? Daddy, galit ka ba sa akin? Ano sa tingin mo? Daddy, huwag ka nang mag-galit sa akin. Paliguan natin si Kasanay. Daddy, huwag ka! Suraya! I hate you, Dad. Suraya! Patawarin mo ako! Bata, pwede ba magtanong? Ano po yun? May napapansin ba kayong kakaiba dyan sa bata po yun? Meron po. Minsan, nakita ko po dyan na babaeng bata na naglalaro ng magita. Hindi ba kayo natatakot? Natatakot po minsan. Sige, salamat. Salamat din. Tao po! Tao po! Opo! Sino po sila? Ako nga po pala si Christian Lloyd Fernandez from Chulis Incorporation. Ano po sa dyan nyo? Meron lang po akong konting katanungan tungkol sa bahay na ito. O sige, pasok ka. Ipapashare kita sa buong bahay. Luma na pala itong bahay, no? Oo, masyadong luma na ito. Nakita naman po natin kung gaano kaluma na itong bahay na ito. Halos pinamamahayan na nga ng gagambao. Rika, dun tayo sa Teres Magusa. Manang, may nakapagsabi po na ilang beses na po sila nakakita ng isang babae dito. Totoo po ba yun? Sa'yo ko lang to sasabihin na. Ang totoo niyan, tama lahat ng nakita nila dito. Siya yung nag-utos sa akin na bantayan ang bahay na ito. Sa katunayan niyan, pinagbantaan niya akong papatayin niya raw ako kapag iiwan ko siya. Tsaka, 12 taong gulang pa lang ako. Siya yung pumatay sa mga kasamahan ng ate ko noon. Nagsumbong ako sa pulis noon, pero di nila pinapakinggan mga paliwanag ko. Sabi nila, di nila tinatanggap ang mga paliwanag na iyon. Wala na akong magawa kundi sundin ang mga utos niya. Humingi ako ng tulong sa otoridad, pero di nila tinanggap ako. Imbis na tulungan nila ako, ay pinagtatawa na nila ako. Kaya hanggang ngayon, nakatali pa rin ako sa mga kagustuhan niya. Maari mo po bang ipaliwanag ang mga nangyari? Nanggaling kami noon sa mountain climbing. Sa katunayan, di talaga ako kasama noon. Inasama lang ako ng daddy ko dahil may lakad sila ni mami. At saka, walang magbabantay sa akin sa bahay. Kaya ayun, palagi na lang ako nakabuntot sa ate ko. Iba-iba mga kasama nila ate. Merong isang lalaking iniwan ng girlfriend, isang lalaking masakitin, at isang lalaking habulin nga ng chicks, pero torpe naman sa dihim niyang minamahal na babae. Merong babaeng tahimik, di halatang anak mayaman, kasi simple lang ito. Meron ding isang babaeng addict, siguro dala lang sa
problema niya sa pamilya. Meron ding mga, hindi lang pala magpapahuli ang mga kaibigan ni ate. Ang isa doon ay anak mayaman. Ang isa naman, di nga anak mayaman. Pero kung makasta, parang sino. Kaya siguro nahawa na ng ate ko sa mga kaibigan niya. Pero kahit ganun yung ate ko, mahal na mahal ko yun. Adik mo talaga. Ketching buhay to. Kung kailan pa ako ng seryoso, dun ko gagaguhin. Uy, pare, ano ba problema mo? Lato, pre. Alam ko na yan. Diyan ka na nga. Hey, what are you?
Nagyaya si Marie na maligo sa pool. Nalaman na multo pala yung tinulungan naming batang babae. Multo pala yung bata niya! Lali! Lali! Ito talaga yung sukatid ko! Sabi ko niya na siya isama eh! Lali! Hindi ko alam! Suni! Oh! Kita niyo ba yun? Punong kahoy! I just got home from my pool party and on the wall, who's the prettiest? Paano niyo po nalaman ang lahat-lahat ng mga nangyari? Kinulong niya ako noon sa isang lugar. At sabi niya sa akin, huwag daw akong lalabas. Babalikan niya lang daw ako. Ngunit ang tagal-tagal niyang bumalik. Kaya naisipan kong lumabas.
At paglabas ko, doon ko nakita si Marie na wala ng malay. At napansin ko yung camera sa tabi ng katawan niya. Malaman kong buong katotohanan, dali-dali akong tumakbo. Ngunit, naabutan niya ako. Sino po ba ang misteryosong batang babaeng ito? Si